Hi guys, welcome back to my channel. So, ngayon hindi tayo mag-unbox. Ang gagawin natin ngayon guys is mag-share tayo ng kaalaman ng konti, okay? So, ito, na-test ko na talaga ito and proven na talaga guys. Okay, so, kayo ba ay mayroong crossbar na ganito guys? Yan, nakakabit sa inyong sasakyan, sa bubong, okay? Ngayon guys, pagdating nyo ng mga 60 to 80 hanggang 100 guys, may naririnig ba kayong maingay sa bubong, okay? So para siyang nasa para kayong nasa airplane. Okay, so napag-alaman ko guys na meron palang solusyon dyan, okay? So pag mabilis na kayo para kayong nasa airplane, maingay, talagang nakakairita, or dati tahimik naman nung nagkabit kayo ng crossbar, biglang parang nasa aeroplano na kayo pagdating ng 60 to 100 kph, ganyan, lalo na pag mahangin guys, okay? Okay, so ang ginawa ko guys, napakadali. Hindi na ako bumili ng deflector, wind deflector, para ma-reduce yung noise sa hangin. Hindi na kailangan yung guys, okay? Lalo na pag yung crossbar nyo ay hindi siya yung parang wind, ang tawag doon, yung meron siyang wind reducer. Yun ba yung tamang tawag doon guys? Okay, o yun, basta yun na yun. Kung alam nyo, share nyo yun na lang kung anong tawag doon, okay? O yun, so ito guys ang ginawa ko, okay? Proving ito guys. So ang ginawa ko, naglagay ako ng tali na parang spiral ang dating. Paikot guys. Yan. Kung makikita nyo yan, yung mga yan. Tali yan guys. Ito, lahat yan. Hanggang dun sa dulo yan guys. Yan, kung makikita nyo. Okay. Yan. So dulo sa dulo, nilagyan ko ng tali. Okay. Ang pagkatali niya, pa-slant. Kung mapapansin nyo yan. Yan, island. Okay. Kasi guys, pag tumama yung hangin, medyo ang ginagawa niya, dinideflect niya yung hangin. Yung parang, instead na dito papunta sa ating crossbar, or dito sa ano na to, tubular na to, ang ginagawa niya guys, dinideflect niya itong tali na to. So may purpose talaga siya. Okay. So proven ko siya. Ayan. Pinatakbo ko siya ng 60, 100, ganyan. So talagang nawala yung para akong nasa aeroplano guys. Okay. So yun. Yun, yung sharing ko lang yun guys para sa inyo. At least ay nakapag-share tayo ng konting kaalaman na hindi na natin kailangan bumili ng wind deflector para gumastos pa ulit. Eh magkano rin yung wind deflector guys? Siguro nasa 3,000, mga ganyan, kinakabit. Eh ito, may tali lang kayo, pwede na. Itong tali na to guys, kinuha ko yun dun sa aking hindi ginagamit na parang pantali sa cargo sa ano, sa tray dito sa taas. So ginawa ko, yun ang pinantali ko ngayon dito. Stretchable siya, yung pangkarga talaga na tali. So ginawa ko, nilagay ko dito. Ayan o, stretchable o. So may nabibili yan guys. Maraming nabibili yan sa mga ano, store. Ayan. So ganyan lang gawin nyo. Paikutin nyo. Okay. Okay, so itong idea na to guys, nakuha ko sa, alam nyo yung antena natin. Diba sa antena natin is yung mayroong paikot-ikot siyang ganon, hanggang parating sa dulo. Yung pala is wind deflector niya guys doon sa ating antenna, kung mapapansin nyo. Meron siyang mga paikot-ikot minsan na spiral. Okay? So yun, doon ko nakuha yung idea na yun guys. Okay? Ayan. Basta paikutin nyo lang. 100% na proven niyan guys. So na-testing ko talaga siya. Pinatakbo ko siya ng 100 kph, so wala na. Nawala yung ingay sa crossbar ko. Good thing nalaman ko ito guys. Yun, so yun lamang guys ang ating isi-share ngayon. So if you like the video, so please subscribe and hit that notification bell para kayo laging updated sa mga ating video ang i-upload pa. Okay guys, maraming salamat.